September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the table's... Hey, so good morning, good morning, good morning. So today guys, ay may pupuntahan po kami today. Pupunta po kami sa DHL or Post Office. So ipapadala ko lang po itong in order ng aking kapatid na naka-base sa Japan. So for po the tablecloth at saka yung ano ba tawag doon? Yung sa mesa? Basta tablecloth po tsaka yung basta tablecloth nga. At saka yung table runner. Ayun. So ipapadala po namin to kasi guys, yung kami po ay nagpunta ng Divisoria. So nag-live chat po kaming dalawa doon. So nakapili po siya ng magagandang tablecloth at table runner. So nagustuhan niya po at ibinili ko siya. At ngayon ay so guys, pupunta po tayo din dahil ako po sa office. Titingnan po natin kung magkano po ang halaga ng ano na to ng pagpapadala po Pilipinas to Japan. So tingnan po natin guys kung magkano to, baka po mas mahal pang padala kaysa po sa mga price po nito. So guys, stay tuned lang po kayo guys. So malalaman po natin mamaya pag nakarating na po tayo sa ating destination. Ipapadala lang po natin guys. Kung makikita niyo po ay 13 pieces po na table plate. So yan guys, ayan ang design niya. Tapos isang kulay green para makita po ninyo. Bali po 13 pieces po ito. And then isang one ano, table runner po ito, yung nasa gitna ng lamesa. And then isang tablecloth na white at one tablecloth din na color white din na may burda sa kanyang gilid-gilid guys. Pinakita ko sa inyo guys. So titingnan po natin tong ilang peraso po na to, na ilang peraso pong mga tablecloth po, kung magkano ang halaga sa pagpapadala Pilipinas to Japan. So titingnan po natin mamaya, po natin malalaman yan guys. Park lang po natin tayo sa munisipyo, sa harap ng munisipyo, at papasok po tayo sa loob. Hanapin natin ang post office. Parkingan. So para pong wala pong available na parkingan po dito guys. So sobrang dami pong kotse, marami pong mayayaman ngayon. So lahat po sila nakakotse at sasakyan.
Saan pa yung post office? Ha? Post office po. Poso? Post office. Post? Post office. Post. Kapag post office sa bayan, post office. Ah, post office dito. Yung padalahan po ng mga package po? Ah, doon yung sa bayan, ma'am. Sa alas yung city county. Oh, okay po, sir. Guys, wala po palang padalahan dito. Doon pupunta kami sa may bayan. So, magkaiba po pala yung post office at yung post office. Ewan ko, hindi ko maintindihan po sa kanya. So guys, iba po ang poso at post office. Ang poso po ay para po sa mga imposter ko, no? Guys, yun lang po rin ako nalinawagan tungkol diyan. So ang post office daw po na padalahan ay nasa bayan. So guys, sa bayan po tayo pupunta para po doon magpadala. Hahanapin po natin to. Hanapin na po natin hanggat maaga pa po. Guys, papunta na tayo ng bayan. Sunod ng pamilihan ng bayan ng Kalamba. So, tayo ay magtatanong kung saan po ito ang post office. Ayaw mo nang masikip, diyan ka naman gustong-gusto sumiksik. Ay, kaliwa kanan daw. Yan ang magaling. Malupet. Po yung aming tinatahak, papunta na po ito sa nasa post office na po tayo. Nahanap rin natin sa wakas. $5.30 po, for 7 days po nandun na po. 5 to 7 days po. Natanggap si Manny ng kamali niya. Natanggap.
Guys, nandito na nga pala ako sa bahay at hindi ko na po na-i-vlog ang pagpunta ko ng DHL po. So, ang nangyari po guys sa DHL ay pinatimbang po namin yun at nagkahalaga po ito ng 4,900. 5 to 7 days din po yung kanyang dating doon. So, hindi po kasama yung 2 days na Sunday at Saturday. So, ano lang po, bibilang ka ulit ng 2 days para po maging 7 days, so Monday to Friday, ganun po. So, ang napili po namin na puntahan na ay yung post office. So, sa post office, guys, so, yehey! Nakamura po tayo ng... So, sa post office po, ang nagwagi, doon po natin pinadala ang package natin, Philippines to Japan, para po sa ipinadala pong mga tablecloth ng aking mga ng aking kapatid. So guys, ang binayaran ko doon is 1,800 kasi 160 ba yun? 1,660 yata. So may bayad din po yung box. So kaya po yun ang nangyari po. Ang total niya is 1,000 plus ay 1,600 o 1,800. So naguguluhan na po ang aking sarili. Maghihintay na lang ang kapatid ko dumating sa Japan ang aking pinadala. Thank you God at sobrang liit po ng nagastos ko sa pagpapadala. So dati po ang choices ko lang talaga yung DHL, so 4,900 po ang sakit po sa bulsa at wala po tayong ganung kalaking halaga para magpadala po sa isang so mabuti po ay na isipan natin mag-post office na lang po tayo. So, wala rin naman pong pinagkaiba, guys. 5 to 7 days din po ay nandun na rin daw po ang pinadala ko. So, wala pong pinagkaiba sa kanilang dalawa. Pero, bakit ang pinagkaiba ay mas mahal din itong DHL kontra sa post office. So, yan, guys. Lang po aking vlog for today, guys. So, thank you so much po sa nanonood. Subscribe my channel and like na rin niyo po ang aking channel. So, bye-bye. Hanggang dito ko na lang tinatapos ang aking vlog, guys. So, maglilinis pa po ako ng aking... So, hanggang dito lang po muna ang aking vlog. So, thank you so much po, guys. Maglilinis muna ako ng aking...